Almost 40 areas in the country experienced extreme heat yesterday. Sangli Point in Cavite felt the hottest heat index with 48 degrees Celsius. For context, heat index po yung init na nararamdaman ng tao. While Dagupan City, Pangasinan, and Baler, Aurora experienced 47 degrees Celsius. Umabot naman po sa 46 degrees Celsius ang init na nararamdaman sa Pasay kahapon. At ngayon po ha, base po yan sa PAGASA forecast, around 38 areas are likely to experience danger levels of heat index. So reminder po for everyone to stay cool and hydrated. Hindi na biro yung ano? Hindi na biro yung init? O di ba kahapon, you were talking to a PAGASA specialist. Diba? Na sinabi niya na talagang we can expect, no? Hindi malayong mangyari. The worst there's is a possibility 50 degrees Celsius or more. Parang kung iintindihin mo yung sinasabi niya, the worst is yet to come. Ito ha, mas magiging mainit ba today? Naku, oh Lord, huwag naman sana please. O baka naman may chance ng umulan. To answer that, let's get update from our weather mojo, Francis Orsho. Francis, pag-usapan muna natin yung kahapon, no? Napakainit, napakalagkit ng mga katawan natin, sobrang init. Gaano ba katindi yung init at gaano karaming lugar ang nalagay sa danger level sa heat index? Yes, Angela, kahapon nga, no, sa initial forecast ng PAGASA, nasa 30 lang yung areas na inaasahan talaga natin na makakaranas ng danger level. Pero doon sa naging final forecast or yung final data na nakuha ng PAGASA, umabot nga sa almost 40 yung areas na nakaranas itong danger level. And sa ngayon, yun pa rin yung inaasahan natin. 38 yung lugar, pero sinasabi ng PAGASA na posibleng mamayang gabi pag naglabas na sila ng bagong datos, baka lumagpas pa sa 40 areas yung umabot sa danger level heat index. Kaya talagang patuloy natin mararanasan itong mainit at maalinsangang panahon. Francis, ilan days na, I'd like to clarify, no? Ilan days straight na tayo nakakaranas ng 40 degrees temperature sa mga iba-ibang places dito sa Pilipinas? Meron na bang one week ito? Actually, Angelo, itong heat index na nasa mahigit 40 degrees Celsius, since March, talagang nakapag-record na ang PAGASA ng ganitong katataas na heat index. But for the actual temperature, nasa iisang lugar pa lang naman yung umabot sa talaga na 40 degrees Celsius, okay, yung air temperature, which is sa Echague, Isabela. So far, this year, ito yung pinakamataas na temperature na naitala ng PAGASA. Kasi linawin lang din ulit natin, Diego, na may dalawa talaga or may difference yung heat index at saka yung actual temperature. Pero sa ngayon, ang nararanasan natin yung matataas na heat index talagang nung nakaraang buwan pa natin yan na itatala sa ating bansa. O nga, Francis, but do you have an idea kung ano yung mga lugar today na, well, makakaranas ng pinakamataas na mga heat index? At saka anong oras ba ang peak usually pag ng hottest time of the day? Angelo, yung peak ng hottest time of the day ay between 10 hanggang 4 p.m. Yan yung mga karaniwang oras na talagang nararanasan natin or yung pakiramdam sa ating katawan, sobrang init. And dito naman sa Pilipinas, ang pinakamataas na heat index na posible nating maitala ay sa Sangli Point sa Cavite, gaya kahapon na kung saan 47 degrees Celsius yung inaasahan natin. And yung mga ibang areas, pahalimbawa sa Dagupan City, Pangasinan, nasa 46 degrees Celsius. And other parts of Luzon, kasi itong Luzon yung may pinakamaraming lugar ngayon sa ating bansa na may inaasahan natin na sa danger level yung heat index. Wait, one last now, Francis. Within the next 2 weeks, may chance ba makaranas na tayo ng 50 degrees sa heat index? Actually, Angelo, itong 50 degrees Celsius na heat index, kanina nakausap natin yung ilang mga experts from PAGASA at sinasabi nila na hindi nga malabong umaabot na tayo dyan sa ganyang threshold or yung temperatura, kasi may mga ibang lugar dito sa ating bansa na walang weather instrument or weather station, kaya hindi talaga nasusukat ng buo ng PAGASA yung lahat ng areas, kaya hindi inaalis ng PAGASA na pwedeng umabot na tayo sa 50 degrees Celsius. Pero para sa susunod na buwan, dahil sinasabi nga na mas iinit pa yan considering na yung climatological forecast at yung historical record ng weather sa ating bansa, talagang itong buwan ng May ay inaasahan natin na mas iinit pa. Kaya itong mga nararanasan nating 47 degrees Celsius na heat index, expected yan na tataas pa yan
hindi malabo, hanggang 50. Oo. Francis, kahapon kasi may mga ilang areas na Metro Manila ang nakaranas ng mga konting pag-ulan. Ano? Particularly tayo, di ba, doon sa area natin na balitaan natin na may mga konting pag-ulan. Pero this week ba, today and the coming days, may mga chance pa ba mga pag-ulan para nga medyo maibsan yung tindi ng init ng panahon, makatikim ng konting tubig yung mga halaman natin? Yes, Angela, actually there are still chances ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. And especially ngayon, actually sa may southern part ng Mindanao, nakakaranas sila ng mga pag-ulan doon dahil naman dito sa epekto ng intertropical convergence zone o yung isang weather system na kung saan yung dalawang convergence o yung dalawang hangin from northern and southern hemisphere ay nagkakaroon ng convergence. So ito yung nagpapaulan ngayon sa may bahagi ng Mindanao. Pero dito sa ating area, sa may Metro Manila, hindi rin inaalis yung possibility ng mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms and epekto na rin itong easterly. So, pero dito sa may eastern section, sabi rin ng PAGASA, possible din yung mga scattered rain showers dahil nga sa epekto pa rin itong easterly. Angela. O yung binabantayan natin ng mga dams natin, kumusta naman yung kanilang mga water level? Angela, itong Angad Dam actually expected na tomorrow na sasadsad na ito sa 189 meters. And itong 189 meters kasi ito yung pinagbabasehan ngayon ng NWRB para makapag-decide sila sa susunod na buwan kung babawasan nila yung water allocation sa mga water concessionaires dito sa ating lugar, especially Maynila and Manila Water. And dahil nga expected na itong Angat Dam na sasadsad sa 189 meters, considering na ngayong araw ay nasa 190.7 meters na itong Angat Dam, ay hindi talaga malabo na mabawasan yung water allocation ng ating region sa susunod na buwan. Okay. Francis, baka naman para next time mag-usap tayo, baka pwedeng makahingi ng favor. Baka makita mo sa mga data mo kung ano yung lugar sa Pilipinas na kapag average ng at least 40 degrees na actual temperature for 5 days straight. The reason why I'm asking you this is sabi ng PAGASA, what constitutes a heat wave daw is 5 degrees above normal temperature for 5 days straight. Then that area daw may possibility na i-declare ng heat wave. Kasi hindi pa natin napag-uusapan, parang hindi pa normal sa Pilipinas. Pero I think kasi pag sunod-sunod na 40 degrees tayo, actual temperature or 45 na heat index, baka pwedeng tignan na natin yung ganitong mga pagkakataon. Yes, Angelo, we'll take that into account. Pero dito sa ating lugar kasi, dito sa Tuguegarao City, ito yung for the past 5 days, isa sa mga nakalipas pa na araw, yung Tuguegarao City sa Cagayan, yung may pinakamataas ngayon na temperature na naglalaro sa pagitan niya ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. So, diyan sa lugar na yan, nakita natin sa mga nakalipas na araw, tuloy-tuloy yung ganyang temperatura. And expected pa over the week hanggang sa Friday, ganyan pa rin yung mararanasang temperature sa Cagayan. So yan yung siguro babantayan natin yung temperatura talaga diyan sa Cagayan. Nakikita ko yung video diyan, Francis. So nakikita mo yung init na umaano sa screen, no? Nakikita mo talaga yung heat. Sakit sa balat. Sakit sa balat niyan. Sige, Francis, mag-ingat ka. Stay hydrated. Yeah, thank you so much. Mobile journalist Francis Orsho.